Nasunog ang ikatlong palapag ng Tayug Police Station. Aabot sa 2.5 million pesos ang naitalang danyos. May ulat si Claire Lacanilao. May kita sa amateur video na kuha ng isang concerned citizen ang sunog na sumiklab sa ikatlong palapag ng Tayug Police Station. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Siyempre, sa atin pong mga kapulisan, may mga issue po na mga ammunition po yan. So, pag nag-off duty sila, naiwan po yung ibang gamit nila. So, andun siguro sa mga locker po nila yung ano. Yun po ay pumutok naman po. Yun ang mga narinig po nila na may mga pumutok. Naman po kami basta-basta po papasok po din sa sunog po sa third floor po kasi nagpuputukan po yung mga live ammo, yung mga kasi ginagamit po yun na as a armory po, nakalagay po doon yung lahat yung mga bala. Pansamantala munang nasa labas ang Information Assistance Desk para sa mga residenteng magtutungo sa himpilan ng pulisya. Aabot sa 2.5 million pesos ang kabuang danyo sa sunog. Nga po nangyari, para yung insulation po ng kanilang wirings ay kinagat po ng daga o kaya substandard po yung ginamit na wirings. Yun po ang naging sanhin ng sunog. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon sa otoridad, nagmula sa napabaya ang kandila ang sunog. Kwento ng mga nasunugan, nagsindi sila ng kandila sa altar. Pasanayan po namin o yung pamayin na atayin natin yung kandila sa Sabado Gloria. Sabi po kasi ng namin, yung uncle namin, pag may kidlat at yung mga kulog, magsindi kayo ng kandila, sabi niya. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Siguraduhin na naka-unplug yung mga appliances. Tapos huwag silang magsisindi ng kandila na ipapatong lang sa madaling surong na bagay. Claire Lacanilao, Balitang Amianan.